tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Shandar, bango-bango mo, ang ganda-ganda mo. Joey, mahal na mahal kita. Ayoko mawala ka sa akin. Ikaw ang buhay ko, Joey. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mawawala sa iyo. Iyong iyo ako, mahal. Napakaganda mo talaga, sweetheart. Gusto ko ay ako lamang ang mamahalin mo. Dahil nag-iisa kang lalaki sa buhay ko, Joey. Ano? Gusto ninyong umuwi ng Maynila? Anong nakain niyo at gusto ninyong pumunta ng Maynila? Nagsasawa na ba kayo dito sa probinsya? At gusto rin ninyong manirahan sa Maynila? Akala ko ayaw ninyong iwan tong bahay dahil naririto ang mga alala ni Papa. Sandali lang naman ako doon, anak eh. Habang hinihintay ko ang pagbabalik ng Tito Elmer mo. Oo. Oh. Nalulungkot kayo dahil isinama ng pinsan kong si Orly si Tito Elmer? Oo eh. Kung naririto lang sana si May, hindi ako masyadong malulungkot. Abala rin kasi sa kanyang trabaho eh. Kung bakit kasi pinayagan mo pa siyang magtrabaho o gayong nag-aaral pa yung bata? Mama, sariling desisyon ni May ang pagtanggap ng trabahong yun. Pinipigilan ko nga nung una, kaso nang makita ko kung anong klaseng kumpanya ang kumukuha sa kanya, pumayag na rin ako. Ang sabihin mo, para magkaroon siya ng sarili niyang pera dahil hindi mo binibigyan. Kaya yun. Mama, kahit patanungin niyo si May, patuloy pa rin ang pagbibigay ko sa kanya ng pera. Dinadagdagan ko pa nga para may pambayad siya sa kanyang tirahan. Para hindi niya kukunin pa sa kanyang sahod ang pinambabayad niya sa upo ng bahay. Mabuti naman kung ganon. Kung hindi, tuluyan nang magtatampo ang anak mo. Mabalik pala ko sa pinag-uusapan nating pagbabakasyon ninyo sa Maynila. Kailan ho ba ang balak ninyong pagpunta ng Maynila? At hanggang kailan kayo doon, Ma? Hindi ko alam. Basta, aalis ako dito sa lalong madaling panahon. Oh, ano masasabi mo sa gusali na pinapatayo ko, sweetheart? Sweetheart, hindi yata ito yung pag-usapan natin yung question. Tsaka, di ba, gusto na lang sinasabi mong pinapatayo. Bakit mukhang ba ito? Sweetheart, kalimutan mo na ang traditional na estilo ng mga gusali. Ang importante, kikita tayo. Alam mo, mukhang lamang bahay ito. Pero dyan natin ilalagang mga ibibinta nating mga damit at iba pang mga RTW. Hindi pa tayo masisita ng BIR. BIR? Oo. Hindi tayo basta-basta masisita ng BIR kung disenyong bahay ang ating business location. O hindi ba? Hindi makakatipid pa tayo. Dahil hindi na tayo magbabayad pa ng tax. Siya nga pala. May nakausap ka na ba na magiging supplier natin ng mga goods? Yung kabiling-bilingan ko sa'yo. Gusto kong mga branded na item ang ititinda natin. Ayoko ng mga damit na walang tatak. Oo. May mga nakausap na nga ako eh. At siguradong tiba-tiba tayo.
Kailan kayo luluwas ng Maynila, ma? Eh, hindi ko pa nga alam. Dahil yung pinapahanap kong tirahan eh, hindi pa nagre-reply. Eh, bakit pa kayo magpapahanap ng tirahan? Eh, may bahay naman tayo ron. Hindi na pwedeng tirahan yung bahay natin doon, anak. Napabayaan na kasi yung bahay doon eh. Akala ko hindi na tayo titira doon. Eh, kaya pinabayaan ko na. Oh, di yung bahay ko. Total, mag-isa lang naman si Joey doon. Mabuti namang naroon kayo para may titingin-tingin kay Joey. Tawagan ko na lamang si Joey na sunduin kayo sa bus terminal. Sa wakas, nahanap ko rin ang bahay na to. Mabuting lang at may kinausap si mami na mag-aalaga sa bahay na to. Kahit na paano, eh, napanatili ang kaayusan at kalinisan nito. Pero mag-isa nga lang ako dito. Ano kaya kung magpapasama ko kay Chantal dito? Kayain ko na lang si Chantal dito para araw-araw kami magkasama. Malilibre pa kami sa bahay at sa hotel. Eh, ang laki ng bahay na to. Tapos, mag-isa lang ako. Oo nga, tama. Iaalok ko na lang kay Chantal na dito na lang siya titira sa bahay. Tatawagan ko si... Oh, nabalitin yung cellphone ko. Sino ba? Si Mami pala. Hello, Mami? Kumusta ka na dyan, iho? Kumusta ang sinasabi mong negosyo? Nakapag-umpisa ka na ba? Hindi pa po, Mami. Dahil patapos pa lamang ang gusali na pagpupwesto ng RTW ko. Ganun ba? Siya nga pala. Sa makalawa pala ay naririyan ang lola mo. Ho? Pupunta dito si lola sa Maynila? Oo! Bakit bigla namang naisipan ng lola na magbakasyon dito sa Maynila? Isinama kasi ng Auntie Carol mo ang Lolo Elmer mo. Nakasama-kasama ng lola mo sa bahay. Kahit walang kasama ang lola mo. Nalulungkot siya at nag-aalala na rin ako kung mag-isa lamang siya sa bahay niya. Naririyan naman si May. Hindi siyang mag-alaga. Iho, hindi naman pwedeng asahan ng kapatid mo. Dahil may trabaho na rin ito. Nagpa-part-time. Kaya madalas na walang kasama ang lola mo sa bahay niya. Naisipan niyang umuwi dyan sa Maynila at pumayag na rin ako para naman maibang kanyang kapaligiran. Ano ko naman? Gagawin pa yata akong caregiver ni Mami. Hello, Joey! Nandyan ka pa ba? Naririnig po ba ako? Opo, Mami. Kaya't ihanda mo ang buong bahay at ang kanyang kwarto na gagamitin ng lola mo. At agahan mo ang pagsundo sa lola mo para hindi siya maaburido at mag-alala. Matanda na ang lola mo, kaya kailangan niya ang mag-aalalay sa kanya. Lalong-lalo na hindi pa siya sanay dyan sa atin. Ano ba naman si lola? Dami-daming araw na pwede siyang pupunta dito sa Maynila. Pero itinauntong narito ako sa Maynila. Yung pupunta dito sa Maynila. Ayoko pa man ding makasamang matandang. Sa probinsya nga eh, nahalibadbaran ako sa tuwing naroon sa bahay. Tapos siyang makakasama ko. At sa isang bahay pa talaga. Pa naman yung Mami. Bakit dito pa niya pinagbakasyon ng matandang yun na wala nang ginawa kundi ang sitayin ako. Mauudot pa yata ang plano kong dito sa bahay patirin si Chantal. Bukas ko na para susunduin si Lola. Mabuti pa,
ay papupuntahin ko na dito si Chantal. Dahil siguradong makakapunta lamang dito si Chantal pag wala na si Lola. Performance ko sa kama. Okay pa rin, no? Bihasa ka pa rin. Ah, siya nga pala. Kumusta na yung uumpisa nating negosyo? May mga nakausap ka na bang suppliers natin sa mga branded goods? Oo naman. Ako pa. Siya nga pala. Ang luma pa lang tong bahay nyo, no? Pwede ba? Huwag mo nang ibahin ang usapan. Ano pa bang pag-usapan natin? Hindi ba't nasagot ko na ang tanong mo? May nakausap na akong mga suppliers na magsusupply sa atin ng mga ebebenta natin. Ano ka ba? Sinisira mo ang gabi natin eh. Eh, siyempre. Gusto ko pang marinig sa'yo ng mga ibang impormasyon. Eh, tungkol kung sino-sino ang mga nakausap ng mga suppliers at kung ano-ano bang branded goods ang na-order mo. Darating ang kausap ko next week. Mag-uusap kami, siyempre. At kung ano man ang mapag-usapan namin, ay sasabihin ko sa'yo. Ikaw lang bang makikipag-usap? Hindi ba dapat ay kausap ko rin? Teka nga muna. Wala ka bang tiwala sa akin? Siyempre, ako ang unang makakausap. Kaya ako muna ang makikipag-usap bago ikaw. Matulong na nga tayo. Susunduin mo pa kamo ang lola mo bukas sa bus terminal. Paano yung paspas tong taxi na sinakyan ko. Kaya lang, nakakasuhin naman kasi. Bakit kasi pupunta-punta pa dito ang matandang to. Pasensya siya. Ano ako? Caregiver? Oh, nandito na pala ako sa bus terminal. Mag-aaras to tira ng tanghali ah. Siguradong dumating na si Lola. Hindi bali. Hindi naman aalis si Lola hanggat wala ako. Mag-iisang oras na ako dito. Pero wala pa rin si Joey. Ano kaya ang nangyari doon? Susunduin kaya ako na? Lola, wala ba kayong sundo? Meron. Kaya lang wala pa eh. Pero nandiyan na yon. Oo, baka gusto ninyong turuan ko na kayo para magdala ng mga bangahin ninyo, Lola. Ang bigat pa naman yan, oh. Mamaya na lang siguro, iho. Oh? Naririto na siguro ang apo ko na susundo sa akin. Baka naligaw lang. Baka kasi bigla siyang dumating eh. Wala ako rito. Doon na lang kayo, Lola, sa Banderoro. Doon kayo maghintay. Marami pong taxi roon. Salamat na lang. Sama ko na kayo. Pero okay na ako rito sa kinaroroonan ko. Kitang-kita ko ang... Ang bag ko! Yung bag ko! Hinablod yung bag ko! Mandurokot! Sigurado ba kayo na ang address na ito, ang address ng bahay ng kanak ninyo? Opo, sir. Ano po bang nangyari sa inyo, ma'am?
Eh, bakit hindi ninyo hihintay ang susundo sa inyo? Ako ninyo. Paano ko pa mahihintay ang apo ko eh? Natuliro ako ng ma-snatch yung bag ko. At sinubukan ko pang habulin yung snatch eh, pero... Eh, mabuti na lamang at walang nangyari sa inyo. Lalo na yung dala ninyong bagahe eh. Nung habulin ninyo yung snatcher. Eh, yun na nga eh. Eh, kaya lang, mas mabuti pa siguro na itong mga bagahe ko ang nawala kaysa dun sa bag ko na naglalaman ng pera ko. Eh, sandali lamang at hindi mo pa ba nakukuntak ang anak ko sa numero na ibinigay ko? Eh, ma'am, pasensya na po kayo pero wala na pala akong load eh. Wala akong magawa kung tutulungan ko kayo dahil kanina pa ho tayo nag-uusap eh. Walang dumarating na nasusundo sa inyo. Eh, nga eh. Eh, paano ko kaya makakausap ang anak ko? Pero hindi bali, ma'am. Huwag ko kayo mag-alala at ihahatid na lamang ko kayo sa patrol car. Sinasabi ninyong gadis ng bahay ng anak ninyo. Siguro naman, eh, naroon na ang inyong apo ninyo sa bahay ninyo na sinasabi ninyong susundo sa inyo. Talagang matandang. Alas dos na ng hapon. Eh, wala pa siya. Hindi siya siguro natuloy na bumiyahe. Maka nagbagong isip sa huling sandali. Dahil hindi niya maiwan-iwan ang bahay niya. Siguro nga. Makaalis na nga. At malamang, naghihintay na tagpuan namin si Chantal. Bukas na lamang ko uuwi ng bahay. Salamat at natuntun ko rin ang bahay ng anak ko. Mabuti na lamang. At ibinigay sa akin ni Edna ang duplicate ng bahay niya. Eh, teka. Si Joey kaya nasaan na? Nagpunta kaya siya sa bus terminal? Hindi ko tuloy alam kung nagpunta si Joey sa bus terminal. Eh, dahil diniretso na ako dito ng mga pulis. Nagugutom na ako. Hindi bale, magbubukas na lamang ako ng dalakong dilata. Nasiyahan ka ba sa ginawa natin? Oo, kaya lang nag-aalala ako eh. Baka mabuntis ako. Problema ba yun? Anong ginagawa ng mga abortionist dyan? Ano? Papalaglag mo ang bata, halimbawang mabuntis ako? Eh, ano pa nga ba? Eh, gawin mo ng paraan para hindi ka mabuntis. Okay, sinabi mo eh. Ah, siya nga pala. Eh, ano bang kinahinatnan ng negosyong sinasabi mo? Ano kaya puntahan natin ngayon? Ang kulit mo talaga, no? Sinabi ko na nga sa'yo, busy ang mga kausap ko. Eh, hindi lang naman kasi mga kausap ang gusto kong malaman eh. Eh, siyempre, kailangan ko rin malaman kung magkano na ba lahat ang nagagastos mo at kung kailan ang target date ng pagsisimula natin. Eh, hindi lang naman sa mga suppliers ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Madali na nga yan eh, kung nakakausap ko ng mga taong nagsusupply sa akin ng ibebenta natin. Eh, saan nung pala inilagay ang mga RTW goods na ibebenta natin? Ha? Ano? Oh, natahimik ka. Saan nilagay ang mga RTW goods na ibebenta natin? Saan, Chantal?
Magmula nang tayo'y dinanakita. Nasaan nga ba ang mga RTW na inaasahang ibebenta ni Joey? Mga giliw ng tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging